members pala ay isang school lang. Si Rick Segreto, member ng Apo dati. Wow! Can you imagine that? Okay. It was just you guys who formed this group. Yes. So it was, the school wasn't part ganito, of it. Ganito. No. There was a concert. All schools would be represented. Mm. So sabi ko, maybe we should put up a group to represent the school at in the Song Fest. Song Fest yun. So sige, ngayon, ano yung pangalan? So dinahanan namin siyempre, mga ganitong pangalan. Ateneo de Manila High School tayo. Ano bang magandang pangalan doon sa letters na yon? Ganyan, ganyan. Ito ngayon, kapatid dito, binanggit, Apolinario Mabini Hiking Society. Uy, maganda yun kasi local. Kasi alam mo kami, makapinoy, no? Uy, Apolinario, national hero. Saka hero, oo. Tapos anong gagawin natin sa HS? Sabi niya, the Hiking Society. Pero, sabi namin, wow, napaka-dynamic ng pangalan, di ba? Parang, wow, may ibig sabihin. At the same time, local. Actually, medyo rebelde yung pangalan. Kasi parang contradictory, di ba? Lumpo siya, tapos Hiking Society. Pero, mayroong talagang nilalaman na may power talaga. Correct. I guess yun ang nadala. Pero ito, ang sarap malaman, no? Ito pang nakakatawa kasi after all, naging Apo Hiking Society na lang. Nag-concert kami sa, ano, sa Cebu. Mm. Ang daming Apo na bumili. Oo. Ha? Ticket. Uy, ilan ticket doon sa hotel. Tapos sabi tapos lang, lang. Oh, what time? 8 p.m. Oh, very hard to climb mountain. Kasi nga may hiking. Ang Apo Hiking Society. Mount Apo. Yung mga mountaineers. So nagbalikan ng ticket. Is that true talaga ba? That's true. Yeah, totoo. So funny. Pero nag-umpisa talaga ang lahat sa pagkakaibigan. Yeah. Di ba no? Nag-umpisa tayo. Tapos yung hilig nyo sa paggawa ng kanta at sa pagkanta. Yun. Magkasabay ba yun yung paggawa nyo ng kanta? Oh yeah. Parang ano, parang... Kasi at that time, di ba? Parang gusto mo naman maging original. Of course, ginagaya mo yung mga foreign acts, di ba? Mga foreign inspiration. Artists. Inspiration. Yes. Inspiration. Pero ang paggaya mo, hindi yung kanta nila. Paggaya mo yung paggawa ng kanta nila. So, kaya yung paggawa. During that early days of OPM, pagkakanta ka ng OPM, binubuka ng tao. Huh? Yeah, because they wanted to hear... Everywhere. Kasi kahit po parang, dito sa Pilipinas. Oh, dito, Pilipinas. Dito, 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 para sa kanila nung parang, people wanted to hear hindi you yan do yung sikat eh. Kung, ano yung sikat? May air supply. Ganun. Anong mga, oh, ano to? Earlier pa. Mga 70s. 70s. But 70s was the golden year. No, that's why. It later on, it started like that. But mga 70... Kami, 69, 60... Kasi when we started, mga 69, 70, ganun. Mga 70, hanggang 76, ganun mag-isipan tao. Grabe naman. But ako kasi yung sa akin ang golden years ng OPM, for me, although wala pa yung OPM, kasi kailan na lang naman yung OPM. 77, 78 na yun eh. Yung 70s na yun, 80s, 90s, yun. Puro OPM lang nadidinig mo nun. Oh, pero, kayo. Pero, sa pag mag-perform ka sa crowd na, say, regular Filipinos, magsabihin mong, I'd like to do my own composition, woo, yabang! Ganun grabe pa. Naman. Ganun pala talaga. Mabuti. Kaya kami natuto magpatawa. Kasi kung pag tumatawa na sila, mas tatanggapin yung kanta mo. At kayo ang nagsimula ng hindi pagbu ng mga OPM song. Kaya talagang nagkumanda lahat ng mga OPM song. Oh, pero, salamat sa inyo. Pero natikpan din namin yung buo. Oo, grabe kayo yung transition talaga. Ang feeling mo talaga, nagbubuo sila. Sabi mo, may career ba ako talaga? Hindi. Pag ganun, nang umakanta ka sa'yo, parang tapusin na natin to. Last song na tayo, last song na. Sige na. Pero hindi po kayo napahinto mo na lang. Hindi po kayo nagpahinto. Hindi. Hindi kayo na-discourage. Hindi kayo na-discourage. No. Oo.